15 bahay naman ang natupok ng apoy sa lalawigan ng Bataan. 2 ang namatay, samantalang 4 ang sugatan. Report mula kay Larry Biscocho. Patay ang 2 katao habang 4 ang sugatan at 1 bata ang nakagat ng aso matapos ang naganap na sunog na tumagal ng mahigit 1 oras at tumupok sa 15 kabahayan sa Barangay Pakar, Orani, Bataan. Ito ang sinabi ni Regina Jose Orani, MDRRMO head, isa sa mga tanggapan ng LGU Orani na agarang rumisponde sa nasabing sunog. Anya, sumiklab ang sunog bandang alas 9:06 ng umaga at idiniklarang power out bandang alas 10:36 ng umaga kung saan tumambad ang katawan ng mag-ama sa isang bahay na nasunog. Nagawa pang maisugod sa ospital, subalit kalaunan ay binawian din ng buhay. Kinilala ng mga otoridad ang mag-amang nasawi na sina Johnny Muyon, 56 anyos, at Janine Emerald Muyon, 20 anyos. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng BFP hinggil sa pinagmula ng sunog at kung magkanong halaga ng ari-ariya ng tinupok ng apoy. Rumisponde sa nasabing sunog ang Orani, Samal at Abukay BFP, Bataan Defenders Fire Rescue Volunteers, SBMA at Balanga City Fire Rescue Marshal at MDRRMO Orani at Metro Bataan Development Authority o MBDA. Pansamantala namang nanunuluyan sa daycare center ng Barangay Pakar ang nasa 21 families o 71 individuals kung saan tiniyak ng LGU Orani ang mga gamot, pagkain at tulong sa mga biktima ng sunog. Para sa Mata ng Agila, Larry Biscocho, matatag, matapang, matapat.